Okay, kaibigan, pag umiinom kayo ng simvastatin, atorvastatin, pag naresetahan kayo ng doktor ninyo nito, para sa cholesterol, pwede kayo manood nito. Okay, explain natin maigi. Ano benefits, ano risk, ano binabantayan, kailan iniinom, at ano yung maitutulong sa atin. Pero meron din siyang side effects sa ibang tao, explain ko rin. Pero tulad ng sabi ko, kung ano yung sinabi ng doktor ninyo, ng cardiologist ninyo, siya ang susundin ninyo. Okay? Siya ang boss. Yung akin, ina-explain ko lang lahat yung mga bagong pag-aaral at pros and cons para may alam din kayo, matitimbang nyo. Ah, ito pala naramdaman ko dahil pala dito. Kasi kayo may hawak ng katawan ninyo. Pero sundin nyo lang ang doktor ninyo. Yung akin, added advice. Pag ang cholesterol natin, ito yan o. Pag bata pa tayo, ganito ugat natin. Yan ang ugat natin sa puso. Ang ganda, ang linis, oh. Hindi, walang atake sa puso. Pag tumatanda, naninigarilyo, ayan, oh, nagbabara na yung mga taba, yellow. Ito, halos barado na lahat, oh. 40% na lang ang buka. Pag talagang masyadong matataba, naninigarilyo, barado na siya. Oh. High cholesterol, barado na siya. Dito na yung heart attack. Merong simpleng paraan na pagtingin ng cholesterol. May total cholesterol, titingnan mo lang. Paglampas 200, medyo mataas. LDL mo, lampas. Ito yung bad cholesterol, lechon de leche, LDL. Paglampas 100, medyo mataas. Pag sabi nila dito, dangerous na, lampas 240 ang total cholesterol. Ang LDL mo, lampas 160. Makikita nyo yan sa numero. Ito, mataas na to. Pero hindi po ganito kasimple. Minsan nagkakamali din yung ibang mga tumitingin. Dito, yung video ko po, pwede rin to pang health worker, pang nurse, pang doctor din na hindi cardiologist. Minsan kasi, na-obsess tayo sa number. Ah, tumaas lang ng 202, bigyan na agad ng atorvastatin. Hindi po ganun ang gamutan. Bukod sa numero na mataas, titingnan mo rin yung pasyente. Kasi yung gamot nga natin, hindi totally walang side effect. Eh. May taong magkaka-side effect din. Eh. Kaya nag-iingat din tayo kung babagay ba sa kanila. Kasi, mamaya explain natin na hindi siya ganun kasimple. So, ito, nagbabara yung mga ugat. Okay? Pag uminom ka ng statin, pag sakto, binigay natin sa tamang pasyente, tamang level ng cholesterol, maganda epekto. Eh, no? Napa-flatten, no? Ito, masikip-sikip. Ito, na-flat mo na to. Parang napisa mo siya. Mas stable, hindi siya natatanggal. Kasi pag natanggal yan, nagbara sa puso, yun ang heart attack. Natatanggal. Ngayon, pag nakastatin ka, mafa-flatten siya. Nagpa-flat. Hindi to agad-agad. Ha? Hindi yung kumain ka na lechon. Diba? Tapos sasabayan mo ng isang Lipitor or atorvastatin. Hindi ganun yun. Ang epekto nito ilang buwan, mga 3 months, 6 months, diba? Pero iba ganun ginagawa. So, sino ang kailangan bigyan ng statin? Diba? Mamaya, explain ko yung mga side effect, plus pros and cons. Pero, itong mga taong ganito sa taas, malaki ang panalo or sure panalo ka sa statin. Wala tayong choice. Talaga mabibigyan kayo. Sino-sino sila? Na heart attack ka na. Okay? Barado na eh, na hospital na eh. Nabara na. So, ano pang talagang bibigyan ka na agad ng statin pagpasok mo pa lang sa ospital. Kasi panalong-panalo ka dyan. Sure, bara na eh. Na-stroke na, nagbara na yung ugat sa utak. Na-angioplastic ka na, naglagay na ng wire. Binuka na nga yung ugat sa puso mo kasi nga barado na. Na-angioplastic, mahal yan. Daan-daang libo yan. Oh, so, sure, bibigyan ka niya ng statin. Baka high dose pa. Para nga ma-flat, hindi ka na maulit. Na-bypass na, na-operahan na. Diba? May angina na, masakit na yung dibdib. May barado na sa paa, peripheral artery disease. Yung paa mo, hindi na maganda yung daloy ng dugo sa artery. Panalo ka rin dyan. Diba? Bakit nagkakabara? High blood, diabetes, mataas ang cholesterol. Yan. Okay? Naninigarilyo, kailangan mo yan. Walang question. No question, you have to take it. Yung mga may lahi ng high cholesterol, merong lahi na maabot ng 300, 400, eh. Merong mga ganong pasyente. Yun, kailangan din niya. Pero, ito naman, paano yung wala pang ganitong mga sakit?
pero mataas lang ang cholesterol. Nandun yung controversy, nandun yung issue, nandoon kayo, karamihan ng nakikinig ngayon. Kaya, merong pros and cons bago tayo mag-decide. Tulad na sinabi ko, hindi basta-basta na tignan lang yung numero, tumaas lang ng 200 to 2 points lang tinaas, bibigyan agad ng gamot, ng panghabang buhay. Hindi po ganun yun. Tignan natin kung sinong panalo pag wala ka pa nitong sakit. Pipiliin lang natin itong gamot ngayon sa taong very high risk na atakihin. Makocompute yan ng doktor eh. Na malaki chance mo atakihin sa puso in 10 years. Kung ito yung factors, yun, bibigyan ka na. O ano yung mga risk factors? Tingnan natin na. So, pag cholesterol 200, LDL 100, ayan. So, pag kayo ay babae, palagay natin sa nakikinig, babae, edad 35 years old, cholesterol mo 240, o mataas ha, 240, pero hindi ka naman naninigarilyo, ang magulang mo, mahaba naman ang buhay, maayos naman pagkain mo, kahit 240 ang cholesterol mo, sabihin ko, okay lang yan. Huwag muna tayo uminom, mag-diet ka muna, mag-oatmeal ka muna, magpapayat ka muna, hindi muna kita bibigyan. Kahit 240 siya. Dahil low risk siya eh. Low risk siya atakihin sa puso eh. Diba? Wala naman siyang bisyo. Diba? So, hindi ko siya bibigyan. Kasi baka mas malaki pa chance mas side effect siya. Sino ang mas bibigyan ko? Mas bibigyan ko yung lalaking matigas ang ulo na sigarilyo ng sigarilyo. O, talagang naninigarilyo, mataba, edad 50s, hindi nag-exercise, ito pa, may high blood. Taas na ng blood pressure niya, naka-amlodipine na siya, losartan. Tapos mataas pa cholesterol, eh kailangan na niya to. Kasi malaki chance niya atakihin eh. Naninigarilyo, hindi nag-exercise, matigas ulo, may high blood, may diabetes pa, overweight pa, tapos may bara-bara pa ng ugat sa leeg. Yan, no? Tapos may lahi pa siya ng kamag-anak na puro may sakit sa puso. Yung mga kapatid niya, maaga na mamatay dahil naa-atake agad. So, high risk siya, bibigyan ko na siya. Nakikita niyo yung picture? Pag ganoon, kahit 210 lang ang cholesterol niya, yung iba nga, kahit normal lang cholesterol, bibigyan mo pa rin. Kasi malaki benefit. Eh. O, pero yung babae na healthy naman, like ito si Doc Lisa, si Doc Lisa uminom yan ng atorvastatin, pero mababa lang dose kasi wala siyang risk factor. Si Doc Lisa, ang cholesterol niya, 280. O, ang taas. Pero wala siya ibang risk factors. Parang lahi nila. Kaya binibigyan ko siya konti lang. 10 milligrams atorvastatin 3 times a week. Pero ngayon, minsan hindi na niya iniinom. So, tingnan natin yung pag-aaral. Bakit ba marami nagbibigay nito? Kasi ang dami ng pag-aaral nagpapakita, pag binigyan mo na atorvastatin or simvastatin yung tao, less heart attack. Mas hindi sila inaatake sa puso, mas hindi nagkakaroon ng ischemic stroke, lalo na ito ha, dati na may stroke. Yan. Tapos, may pag-aaral na mas hindi sila namamatay agad. Mas hindi namamatay kasi syempre hindi sila na heart attack. Kung ito ang curve, ito yung ilang taon pinapainom yung pasyente, 5 years, 6 years, ito yung dami ng atake sa puso. Yung walang iniinom na gamot, mabilis atakihin, no? Yung umiinom ng atorvastatin, nandito. Yan, no? In 5 years, ganito pa lang, 30%, 30 pa lang out of 100 inatake. Ito, ang bilis, oh. So, nakita nyo, ang laki ng difference. Ang laki ng panalo. Kaya ang laking percent. Eh. 16%, 35%, 20% bagsak sa pagkakaroon ng event pag umiinom ka niyan. Kaya nga, ang dami na re-resetahan niyan. Pero kung titingnan mo yung absolute numbers, ito ah, lalaliman ko konti. Ganito kami mag-compute eh, mga cardiologists. Ito para sa taong high risk, you know, 35% risk 10 years. High risk siya atakin, lalaki, mataba, naninigarilyo, diabetic, high blood. Mako-compute yan eh. Kung puro ka matataas, high risk ka, atakihin in 10 years, binigyan ka ng atorvastatin, 100 kayo, ilan masisave? Hindi lahat masisave. Wala namang ganung gamot na magic na. Pag 100 kayo, 13 maliligtas.
30 na dapat atakihin, ito, itong yellow, hindi na sila atakihin. Pero merong iba, hindi naman inatake, uminom o hindi, hindi rin atakihin. Merong iba, red, kahit bigyan mo ng gamot na statin, aatakihin pa rin. So, ang na-save mo, 13 out of 100. Ganyan ang benefit. Para sa akin, malaki na to. Malaki na yung benefit na yan sa mga, sa gamot. Maraming gamot nga, walang mapapakitang ebidensya na nakakabuhay sila eh. Diba? Maraming gamot, walang napapakita. Ito nga, may evidence talagang proven na compute na nga nila eh. Kasi libo-libo na nabigyan nila nito. So, yan yung positive side, di ba? Ang ganda, di ba? Pero papakita ko naman sa inyo yung negative side. Kaya mahirap maging doktor, binabalance mo para humaba ang buhay ng pasyente. Kasi, simple lang, ako naisip ko, pagbibigyan ko to ng atorvastatin, haba ba buhay niya? Gusto ko, haba buhay niya. Eh kung hindi naman pala niya kailangan, nandun siya sa low risk, baka makuha lang niya itong anim na side effect, di nalagutan pa tayo. Diba? Ano mga side effect? Medyo marami-rami din nagkaka-liver problem with statin. Lalo na mataas ang dosis. Namamaga yung atay, tumataas SGPT, SGOT. Merong iba tumataas pa ang blood sugar. Yung hindi pa diabetic, yung normal people, tumataas konti. Sumasakit ang mga binti, ang muscle. May ganun eh. Muscle ang ano siya. Yung iba nga, nasisira pa yung muscle, rhabdomyolysis. Tsaka sa brain, ito hindi pa gano'n sure. Sa memory, hindi pa sure. Pero ito sa mga muscle and liver problem, meron. Kaya pag chinek ang SGPT, SGOT, tumataas. Oo. Ilang percent, hindi naman marami, pero meron. So, pinaka side effect ng mga statin, muscle problem, rarely, rare, sabi ng rare, bihira. May bihira, Doc Lisa, rare disorder, naka-take ng statin, nagiging serious yung pasyente. Merong ganun. Kasi meron siya binablock eh. May binablock yung statin eh. Merong mga genetic problem na biglang lumalala yung pasyente. Pero bihirang-bihira. Diba? Bihirang-bihira. At meron din small chance na tumataas ang pagdugo sa utak. Napiprevent niya yung pagbara, yung ischemic stroke. Pero yung hemorrhagic stroke, hindi natin sure. May possibility din tumaas. So nakita nyo, may pros and cons eh. Ito yung bad effects na pwedeng mangyari. Ito yung good effects na gusto natin mangyari, na pwede rin mangyari. Mabawasan ng heart attack, mas hindi na mamatay, o bawasan ng ischemic stroke, pagbara sa utak. Pero baka masira liver mo, baka masira muscle mo, o baka tumaas din sugar mo, di ba? So, titimbangin natin, okay? Papasimplihan ko sa inyo. Actually, may actual data kami dito, Doc Lisa. Tingnan mo, ha? Risk for stroke, oh, makita mo ilang percent na bababa. Oh. Risk for heart attack. Ito yung good. Eh. Ito yung bad. Pero konti lang naman yan. Yung liver failure, 1 in 100,000 mamalasin. Diabetes, may 0.1%. Muscle problem, may mga ganyan nakikita. Oh. Sumasakit yung muscle, yung mga 1 to 2% or 10%. Medyo malakas, mataas-taas yan. So, sino hindi bibigyan nito? Yung may sira na ang liver. Yung sobrang malakas uminom ng alak, wag na po. Diba? Kasi, tapos iche-check ang SGPT, SGOT mo. Pag mataas na, lampas 100, lampas 200, usually, hindi na binibigay. Sa buntis, hindi rin binibigay. May muscle, sumasakit na yung mga muscle mo, hindi na rin binibigay. May kidney failure, hindi na rin binibigay. Diba? Nakita nyo? Tinitimbang. Hindi po ganun kasimple na, mataas ang cholesterol mo, sige, inumin mo. Kumain ka ng crispy pata, sige, uminom ka. Oo. Hindi po ganun kasimple. Kaya nga, ito nga tinuturo ko, mas safe tayo dito. Eh. Kumain ka nalang ng gulay. Mag-exercise ka nalang. Magpapayat ka nalang. Maglagay tayo ng zipper sa bibig. Ganun nalang. Diba? Turo yan ng isang uncle kong doctor dati. Lagyan daw ng zipper sa bibig para hindi magkasakit. Supplement mo ng mga fish oil, vitamins, pwede naman, walang problema, mga isda. Bawas red meat. Diet, kung kaya nga vegetarian, exercise muna, huwag agad excited uminom ng statin, weight loss muna, quit smoking, tingnan natin kung bababa. O, diba? Minsan may 2 months trial, subukan muna gawin to.
Kung mapapababa natin na medyo bumababa konti yung cholesterol mo, pwede na. Tsaka huwag din ma-obsess sa number. Kung tulad nga sinabi ko, kahit lampas 200, yung total cholesterol mo, kahit yung LDL mo, lampas 100, pag okay ka naman, healthy ka naman, di naman super taas, pwede naman walang gamot. Lagi to si Doc Lisa, kahit 280 nga siya eh, konti-konti lang yung gamot eh. So, avocado, oatmeal, bababa ng 20 points ang cholesterol mo. Yan. O, suha, orange, lahat ng okra, lahat ng sari-saring gulay, high fiber, green leafy vegetables, di ba, nakababa ng cholesterol yan, carrots, apple, at iba pa. Alam nyo naman yung healthy eh. Kita nyo naman eh. Diba? Ano gagawin natin? Let's say, nakastatin kayo. Simvastatin at orvastatin. Tapos, feeling mo sumasakit yung muscle mo. Di ba? Or meron ka naramdamang side effect. O napapagod, masakit ang muscle. Eh, lahat naman sumasakit ang muscle eh. Chinek mo dapat yung dugo mo. SGPT, SGOT, tumataas ba? Pag tumaas, babalik sa doktor, malamang ini-stop. Meron pa isang chine-check, Doc Lisa, yung CK total, yung muscle. Yung muscle kung nasisira. Ang isang magagawa, kung duda, ito magagawa ng doktor, papaalam nyo, pwede ka muna tumigil. O, si Doc Lisa sabi niya, sumasakit ang binti niya. O, sige. O, tigil mo muna yung atorvastatin mo. Pag tinigil mo, pag masakit pa rin ang binti mo, Doc Lisa, eh, hindi na dahil sa gamot yan eh. Ano na yan, tumitigas na yung muscle mo. Kasi hindi ka na umiinom ng, let's say, for a month, masakit pa rin binti mo. So, walang connection yun. Magpamasahe na lang. So, mas malalaman mo pag in-stop mo. Yung iba, nagsuswitch sa ibang statin. Oo. Pero, pag may epekto sa isa, usually may epekto rin sa isa. Yung iba, low dose lang. Maraming doktor, yung iba, mas gusto nila high dose. Kasi doon nga sa mga trial na pinag-aralan, high dose, mataas ang dosis ng mga statin. Ako, hindi ako masyado hot sa high dose. Pag high dose mo, malaki benefit mo, mabawasan yung atake sa puso. Ang problema naman, high dose, high side effect ka naman. Di ba? Low dose, like yung kay Doc Lisa, binibigay ko, low dose lang siya, konti lang ang chance ng side effect. Pero yung benefit, konti din. Kaya nga tinitimbang natin yan. Eh. Para tayong may weighing scale eh. So, pag kayo umiinom nito, after 2 months, check mo ulit yung cholesterol mo. Check mo rin itong mga liver function mo, SGPT, SGOT. Yan, after 3 months, check mo na lang. Or after 1 year, kung tumataas ba. Yan, meron pa nga creatine kinase level. Para siguradong wala kang side effect. Kailan iniinom ang statin? Ito, ang daming trials, oh. Mas maganda sa gabi. Sa gabi, mas maganda, mas controlled ang cholesterol level mo. Pwede rin naman sa umaga kung gusto nyo, pero sa gabi, mas tama po siya. Last slide ko na ba to? So, ang mga statin, ito yung mga pangalan nila. May fluvastatin, lovastatin, pravastatin, simvastatin, at atorvastatin. Ito yung common. May rosuvastatin. Yung dosis nila, para ibaba ang bad cholesterol mo, iba-iba. Let's say ito. Gusto mo ibaba yung LDL mo ng 35%. Pag atorvastatin ka, 10 milligrams lang baba na. Malakas itong atorvastatin. Malakas siyang pampababa. Okay? Ang simvastatin, kailangan mo 20 milligrams para maibaba. So, mas mahina siya. Hindi naman ibig sabihin mas mahina siyang gamot, pero kailangan higher dose ang iinumin mo. Diba? Kaya kung gusto mo mabilis, talagang super high cholesterol mo, gusto mo magbagsak, atorvastatin mas malakas. Although simvastatin, mas luma, mas maraming generic, mas mura. Pero I think atorvastatin may generic. Itong rosuvastatin, mas malakas pa magbababa, 5 milligrams lang, oh, 35%. Diba? So, yan po. Kaya paglilipat ka ng ibang statin, ganito ang paglipat. Pag 10 sa atorvastatin, lipat ka sa simvastatin, kailan 20 para patas yung pag-control ng cholesterol level. Tulad na sinabi ko, advice lang to. Kita nyo, hindi ganun kasimple. Consult your cardiologist, yung doctor niya siya magde-decide. Finally, ulitin ko lang, ang kailangan uminom talaga, yung na heart attack, na stroke, ischemic stroke, na operahan na sa puso, masakit na ang dibdib, yan kailangan nyo.
Pagdating sa mga high risk pa lang, titingnan nga natin. Yung lalaking maraming bisyo, maraming sakit, pwede ang statin. Yung babae na healthy, na followers ko, na wala naman, konting taas lang cholesterol, mag-diet na lang tayo. Makukuha na natin. Last slide, sino ang mas nagsa-side effect sa statin? Babae, more. Kasi payat eh. Mas payat ka, mas tumataas yung side. Kaya siguro babaan mo ang dose pag babae at payat. 80 and above. Alam mo, pag 80 and above, minsan di na binibigyan. May binibigyan kasi 80 na, ano ba gusto natin habulin? 100 years old, 120 years old. So, medyo hindi na gano'n binibigyan. Tsaka tumataas din yung risk for side effects. Yung may kidney failure, kidney problem, liver disease, bawal din. Yung malakas uminom ng alak, huwag nyo na isasabay dito. At kung sobra na dami yung gamot nyo, ang dami nyo na ibang gamot, hindi naman ganun kataas, hindi naman yun ang problema nyo sa puso, ah, baka pwede huwag na lang. Kasi pag marami ka masyado iniinom na gamot, eh, tumataas din yung mga side effects. Sana po nakatulong tong video para sa inyo. Doc Lisa, God bless po.